Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Binibining Minglian. Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon? Wala pong lumiban, Binibini. Kompleto po ang attendance natin ngayon. Magaling. Simulan na natin ang ating aralin. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng balik-aral. Kahapon ay tinalakay natin ang tungkol sa mga likas na yaman. Maaari nyo bang ilahad kung ano ba ang mga likas na yaman? Binibini, ito po ay tumutukoy sa mga bagay na likha ng kalikasan bukod sa tao. Tama! Ngayon ay magbigay ng tatlong uri ng likas na yaman. Yamang lupa, yamang dagat, at yamang tubig po, Binibini. Mahusay! Talagang nakinig kayo sa tinalakay natin kahapon. Ngayon ay dadako na tayo sa panibagong aralin. Handa na ba ang lahat? Opo, Binibini. Handa na po. Bago ang lahat, nais ko munang tingnan ninyo ang larawan na ito. Ano ba ang nakikita ninyo? Larawan po ng isang lalaki na maraming katanungan. Tama! At ano naman ang mga nakapaligid sa lalaki? Ang mga nakapaligid po sa kanya ay mga salitang pagkatao, pangkabuhayan, panlipunan at pampolitika. Magaling! Sa tingin ninyo, bakit kaya marami siyang katanungan sa mga bagay na ito? Binibini, sa tingin ko po kasi ay kulang ang kanyang kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Mahusay! Siya ay may kakulangan at kakapusan sa kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay. Ang kakulangan at kakapusan ay hindi lamang dito nangyayari kundi maging sa ating ekonomiya. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa kakapusan at kakulangan. Ang mga bagay na ito ay may malaking ambag sa pang-ekonomikong aspeto. Sa tingin ninyo mga bata, bakit kaya nagkakaroon ng kakapusan? Kasi po sa aking kaalaman, ay nagkaroon po ng kakapusan dahil po sa walang hanggang pangangailangan ng tao at ang limitadong pagkukunang yaman. Tama, napakahusay ng iyong sagot. Ngayon naman, upang mas maintindihan ninyo ang ibig sabihin ng kakapusan, ay ating ihahambing ito sa kakulangan sa pamamagitan ng isang Venn diagram. Ito ay magiging isang buong klaseng gawain. Bibigyan kayo ng 5 minuto upang mag-brainstorm at matapos ito ay pipili kayo ng isang mag-uulat sa harap. Ngayon naman ay tingnan ninyo ang data information sa harapan. Pupunan natin ang diagram na ito at ating paghahambingin ang kakapusan at ang kakulangan. Titingnan natin kung ano ba ang pagkakaiba nila sa tagal, problema sa ekonomiya at limitasyon. Susiriin natin mamaya kung tama ba ito. Ano ba ang kakapusan? Ang kakapusan po ay pangunahing katangian ng mga pangkalahatang pinagkukunang yaman dahil marami itong mapaggagamitan sa harap ng limitadong dami. Tama! Sa kabilang banda, ano naman kaya ang kakulangan? Ang kakulangan po ay isang espesipikong kalagayan kung saan ang supply ng isang bagay ay hindi sapat upang tugunan ang demand nito. Kung itutuon natin ang ating sarili sa data information chart, gaano kaya tumatagal ang kakapusan at kakulangan?
Binibini ang kakapusan po ay tumatagal ng pangmatagalan, samantala ang kakulangan po ay tumatagal pansamantala. Magaling! Ano man kaya ang problema o dahilan kung bakit may kakapusan at kakulangan? Nagkakaroon po ng kakapusan dahil po sa problema sa pwersang pangkalikasan. Samantala, nagkakaroon naman po ng kakulangan dahil sa problema sa alokasyon. Mahusay! Ngayong alam na natin ang mga problema kung bakit nagkakaroon ng kakulangan at kakapusan, ano naman kaya ang nagiging limitado dahil dito? Dahil po sa kakapusan ay nagiging limitado ang pinagkukunang yaman. Samantala, sa kakulangan naman po ay nagiging limitado ang espesipikong dami ng supply. Magaling! Nakita ninyo na ang pagkakaiba ng dalawa sa data information chart. Ngayon, ano naman kaya ang nagkakapareho sa dalawa? Kapwa po silang naglalahad ng hindi pagiging sapat ng panustos sa ating mga pangangailangan. Tama! Ngayon naman ay magbigay nga kayo ng halimbawa ng sitwasyong pang-ekonomiko kung saan nahaharap tayo sa kakapusan. Nahaharap po tayo sa kakapusan sa langis. Mahusay! Magbigay naman kayo ng halimbawa ng sitwasyong pang-ekonomiko kung saan nahaharap tayo sa kakulangan. Nahaharap po tayo sa kakulangan sa bawang at sili. Tama! Dahil kalimitang nangyayari ang hoarding o pagtatago ng supply, ang mga madalas gumagawa nito ay ang mga miyembro ng kartel. Ano naman kaya ang kartel? Ang kartel po ay pangkat ng tao na kumukontrol at nagmamanipula ng pamamahagi, pagbili at pagpipresyo ng mga produkto. Napakahusay nyo naman mga bata! Balikan muli natin ang ating pinag-aralan. Ano ang dalawang dahilan ng kakapusan? Binibini dahil po sa walang hanggang pangangailangan at hilig ng tao at limitadong pinagkukunang yaman. Magaling! At ano ang pagkakaiba ng kakapusan sa kakulangan? Ang kakapusan po ay pangunahing katangian ng mga pangkalahatang pinagkukunang yaman dahil marami itong mapaggagamitan sa harap ng limitadong dami. Samantalang ang kakulangan po ay espesipikong kalagayan kung saan ang supply ng isang bagay ay hindi sapat upang tugunan ang demand nito. Mahusay! Bilang mag-aaral, ano kaya ang iyong magagawa upang sa ganoon ay malabanan natin ang kakapusan? Magbigay ng limang mungkahi. Magtitipid po ng papel. Bibilhin lamang po ang dapat na gamitin. Matututong patayin ang ilaw at gripo kapag hindi ginagamit. At magre-recycle po. Magaling! Ang lahat ng iyong sinabi ay totoong makatutulong upang maibsan ang kakapusan at tumagal ang ating paggamit ng mga likas na yaman. Ang tawag dito ay ang pangmatagalang paggamit o sustainable use. Ngayon ay lubos na ninyong naunawaan ang ating aralin. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pasulit. Kumuha ng isang pirasong papel, sagutan ang mga sumusunod. Sa test 1 ay bilugan ang letra ng tamang sagot. Una, unang bilang. Ito ay tumutukoy sa pansamantalang pagkawala ng produkto sa pamilihan. Letrang A, kakulangan. B, kakapusan. C, produksyon. D, pagkonsumo. Uulitin ko. Ito ay tumutukoy sa pansamantalang pagkawala ng produkto sa pamilihan. Letrang A, kakulangan. B, kakapusan. C, produksyon. At D, pagkonsumo. Bilang dalawa. Ito ay tumutukoy sa limitadong dami ng pangkalahatang pinagkukunang yaman. Ito ay tumutukoy sa limitadong dami ng pangkalahatang pinagkukunang yaman. Letrang A, kakulangan. B, kakapusan. C, produksyon. D, pagkonsumo. Bilang tatlo, ito ay tumutukoy sa pangmatagalang gamit ng likas na yaman. Ito ay tumutukoy sa pangmatagalang gamit ng likas na yaman. Sa letrang A, recycling. B, reducing. C, reusing. At D, sustainable use. Pang-apat, ano ang problemang pinagmumulan ng kakapusan at kakulangan? Ano ang problemang pinagmumulan ng kakapusan
at kakulangan. Letrang A, alokasyon at likas na yaman. B, pagkonsumo at produksyon. C, pagkonsumo at alokasyon. At letter D, likas na yaman at produksyon. Ngayon ay dumako naman tayo sa test 2. Tukuyin kung ano kung ang pahayag ay makabubuti o makasasama sa ekonomiya. Unang bilang, pagkahilig ng tao sa mga produkto na hindi kailangan ng bansa. Pagkahilig ng tao sa mga produkto na hindi kailangan ng bansa. Ito ba ay makabubuti o makasasama? Kadalawa, pansariling interes ng mga negosyante ang inuuna. Pansariling interes ng mga negosyante ang inuuna. Pangatlo naman ay ang paggamit muli ng notebook na wala pa namang gaanong sulat. Paggamit muli ng notebook na wala pa namang gaanong sulat. Pang-apat, pagbili lamang ng bagay ng kailangan. Pagbili lamang ng bagay na kailangan. Panglima, pag-aaksaya sa mga likas na yaman ng bansa. Pag-aaksaya sa mga likas na yaman ng bansa. Ang huling bilang naman ay pinapatay ang ilaw at gripo kung hindi ginagamit. Pinapatay ang ilaw at gripo kung hindi ginagamit. Kung tapos na ang lahat sa pagsabugot, ay pwede na ninyong ipasa sa harapan ng inyong mga papel. Ngayon naman ay magbibigay ako ng isang takdang aralin. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod. Mayroon ako dito ang limang kahulugan ay salita na bibigyan ninyo ng kahulugan. Ang una ay ang pangangailangan, pangalawa ay kagustuhan, pangatlo pagkonsumo, pang-apat produksyon at ang panglima supply. Dito lamang nagtatapos ang ating klase. Naway may napulot po kayong aral. Maraming salamat sa inyong lahat.